Having received our national certificates, as official token of our achievements and encouragement for greater efforts in pursuit of our chosen field, this solemn hour, we give thanks to God, to our parents, to Isuzu Motors Limited, to World Vision, and to Tesla, with deep gratitude for all that were accorded us. We pledge to remain loyal to God, to our parents, to our alma mater, and to our country. We commit to promote honesty, truthfulness, and dedication in whatever we do in our public and private lives. All the learnings we got shall be our guiding light. That's all. Thank you. Hey, thank you, Ralph. We have our activity today, tatlo ito. We have the welcome ceremony sa mga new batches natin ng mga scholars. Then we have also recognition. And this afternoon, we have this graduation sa batch 19. And sa welcome, meron tayong mga batches involved, yung batch 20, 21, 22, 23. And ang ating mga batches is composed of, usually we take 20. Then merong iba dyan, we will have 16, 18 because of the requirements, hindi sila mong qualify. But right now, we are very happy. Sa batch 19, meron tayong 16 graduates. And they have 4 NCs, no? They have NC1, NC2, NC3, and NC4 for automotive servicing. And this is really good for them. They could help with their families. It could help improve their quality of lives because of the skills that they have gained from TESDA. And this NC is not only applicable in Region 8. Yes. It is applicable in the national level and the global level. So pwede sila magkatrabaho abroad, not only in our country. Mukhang matagal na itong partnership with TESDA, Isuzu, at saka yung ibang mga partners natin. Yes, yes. In overall totality, sir, ano ang nagiging contribution nito sa ating ekonomiya at sa industriya ng ating bansa? Yes, no. This partnership with Isuzu, TESDA, and World Vision has been for 15 years, and we have produced around 300 plus graduates. Mm-hmm. And among those graduates, around 90% found work, they gain employment, so they help us in our country, no, in the what we call employment sector. Mm-hmm. And really, these graduates will contribute to our economy in terms of their skill set, no. They will be working in various, for example, in Isuzu companies. Mm-hmm. And other automotive industries as well. So definitely, there is a great contribution coming from them because all of them are marketable and they can gain employment, and they could have self-employment for them, no? Mag-business sila, sarili nila. Maraming interesado, sir, sa ganyang kurso, lalo't may insito dito sa TESDA at saka sa Isuzu, no? Pero mukhang pahirapan ang pag-qualify, no? No, hindi mahirap. This one lang, there are a certain process because we have partners with Isuzu and World Vision. There are criteria here. We cater to the poorest of the poor. Mm. And there are some requirements, no, for the income of the family, yung hindi kalakihan. Ito yung maka-avail dito sa partnership natin. But on the other end, we have also other scholarships. Everyone are welcome, no? They could check our website, yung testdad.gov.ph. Marami tayo, RTC, meron tayong mga driving NC2. Then we have also diploma programs. And ito lang, it is not, sabihin natin, kahirap, mahirap ito, ikuan. There are just some requirements. Yes, sir. Thank you. Finally, may message po ba kayo sa mga graduates, sa mga parents, yes, no? Sa publiko? Yes, ang message ko sa mga graduates, sa proud parents, sa mga guardians, it's good luck, no? Good luck to the graduates. I hope, I wish and pray na magkatrabaho sila sooner, no? Sooner. And contribute to our economy in our country as well. And to the public, please feel free to access our website, testdad.gov.ph. Mm-hmm. And please visit our
TESDA Provincial Offices here in Region 8, our Provincial Training Centers, and mag-inquire kayo to avail of our programs. And really, TESDA is what we call, TESDA is abot lahat. Then we really value, we want people to be upskilled. Habang nag-aaral po ako, marami pong mga pagsubok o marami pong mga challenges na syempre as a part of training po. Dito po talaga susubukin yung patience at saka tatag ng loob mo bilang isang technician. So napakahirap po sa una, pero sa kapag determinado po talaga, pinagsipagan ko po talaga yung pag-aaral dito. At ay kaya ngayon, nakasimula in C1 hanggang in C4 po, naging consecutive top notcher po ako bilang top 1 po sa aming batch. Malayo po sa kaabyasdan ko yung pagiging isang technician. Wala po sa isip ko yung magiging isang technician. Marami po akong mga gustong gawin. Gusto ko pa sing maging guro balang araw. Guru. Opo, bilang balang araw. Pero sa kawalan ng mga panggastos sa pag-aaral, sa sobrang hirap ng buhay, pinasok ko po lahat ng mga opportunities, good opportunities po, para po masustain po yung pag-aaral ko. Kaya nung malaman ko pang may recruitment, is di po ako nagdalawang isip na pumasok sa TESDA Automotive Car Training Center. Wala po talaga akong kalamalam sa automotive. Opo. Sa pag-aaral po ng C1 ng C4, natututunan din naman po kapag pinag-aaralan talaga ng maigi. Ayun, so graduate ka na ngayon. So you are guaranteed, sito ka na, meron ka na alam na technical sa trabaho. So insure ka naman siguro ng trabaho, no? May trabaho na ka? Sure na po yung trabaho namin, sir. Saan ka magtatrabaho? Sa IGC, Isuzu Global Services Corporation, Cavite. Saan yun? Cavite po. Cavite? Opo, Bacoor, Cavite. Bacoor, Cavite. Simula na po yung trabaho namin tomorrow. Kayong lahat? Yes po. Diretso na? Diretso na po. So, bibiyahe kayo ngayon? Mamayang madaling araw po. Simula, wala na po kami dito pagdating ng alas 5. Hindi na po kami dito makakapag-agahan. So, yun na po. Trabaho na kinabukasan. Prepared naman po kami para sa trabaho. Kasi yun naman po yung purpose namin dito eh. To work for our family. Oh. And then, para po, sa makadagdag sa, makatulong sa ekonomiya natin ng Pilipinas. And then maka-inspire din po sa mga kabataan na sa kahirapan ng buhay, hindi lang po isa yung opportunity na nandyan. Maraming po sila, at saka hindi mo natin alam kung saan tayo mapupunta kapag ginagrab po natin sila within a good condition din naman po. Sa family ko po dyan sa Basay, sa Buena Vista, nagpapasalamat po ko sa walang sawang pagsusuporta sa akin sa pag-aaral dito. Kahit malayo po tayo, kahit namimiss ko po kayo, tatagan lang po ng loob, nakakaya ko naman po dito. At sa mga gusto pong mag-aaral ng automotive technician, dito po sa TESDA Automechanic Training Center, ngayong darating pong ilang buwan na lang, magkakaroon na naman po sila ng recruitment. So sa mga mahihirap po na gustong mag-aaral dito, welcome na welcome po kayo. Mayroon mga process din naman po na gagawin nyo. So, good luck na lang po sa inyo. Saka sa, nagpapasalamat din po ako sa TESDA, sa World Vision, at saka sa Isuzu sa pagsuporta sa amin, sa paggabay sa amin dito sa training center na po na ito. Okay, paano ngayon yan? Diretso ka lang biyahe, di ka na magkakuin ng Pasay. Kasi bukas magtatrabaho ka na. Paano yan? Mamimiss ko na naman po yung family ko, ilang years na naman nadaan. So, okay lang po. Tatag ng loob po lang yung kailangan natin dito. Para po kahit po namimiss yung family ko, para po naman sa kanila yung ginagawa ko. Para po sa kanilang pagkakaroon ng maayos na kinabukasan din naman po. Oh,
Ralph.